Ang buong sanlibutan ay napuno ng mga sinungaling, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, at mga mapakiyapit. Nasisihan tayo sa paghihiganti. Lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ipinapahayag ng mga kasulatan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa isang makasalanan pagkamatay niya. Akala ng taong ito ay nasa kanya na ang lahat ng bagay. Sinasabi ng mga kasulatan, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, ikaw ay marami ng pag-aaring nakaimpok para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw namang mang, sa gabing ito ay hihingin sa iyo ang kaluluwa mo. Itinakda sa mga tao na minsan mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sapagkat kaming lahat ay gaya ng maruming bagay, at ang lahat ng aming mga katuwiran ay gaya ng mga basahang marumi, at kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. At ang aming mga kasamaan, nakagaya ng hangin, ay tumangay sa amin. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng galit na Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay agad-agad na dinadala sa impyerno upang maghintay sa kakilakilabot na kahatulan ng Diyos. Dahil kanyang tinanggihan ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dumarating na ang panahon. Tinatawag itong dakila at kakilakilabot na araw ng paghatol ng Diyos, na kung kailan ang lahat ng mga nangamatay sa kanilang mga kasalanan ay tatawagin upang humarap sa Panginoong Hesukristo upang mahatulan. Sinasabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, wala po ang pangalang iyon, Panginoon. At sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inianda para sa Diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman, at sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig ay naghanda ng daan para sa iyo upang maiwasan ang kakilakilabot na lugar na ito. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay humantong sa pagsisisi.
mahal ka ng Diyos at ibig niyang ikaw ay makasama sa langit at siya ay gumawa ng daan para sa iyo upang makarating ka roon at maiwasan ang impyerno. At ang daang iyon ay sa pamamagitan ng isang ipinangako, ang tagapagligtas.